So, good morning mga tol. Oh, saan ka punta? Magpapadala lang. Magpapadala ka? Bay, may sahod na ba? Hindi. Wala. Daming pera. Saan ka nagpapadala? Pilmani. Ah, Pilmani. Okay. Nasa mo na yun. 185? Ulang na lang, 2 piso na. Josh, harap! Pinakamalupit na mekaniko ng Taiwan. Jo, pwede kayo pasalese si wiring tayo ko yung bisikleta ko, Jo. Wala yung sulugulot. Kaparin, Jo. Kaparin, Jo. Oh, ito yung passport mo, pasama sa pinasagot niyo kayo. Walang pasale. Kundador. Parang advance eh. Parang bati ka nila ang kerelo. Parang kita nila. So yun ha, si Paring Jello. Yung may malupit na e-bike. Mekaniko natin sa mga e-bike yun. Hindi ka ka? Hindi. Mag ka pa, kalalaki mo tao. Huwag tayo may sulat yung mapa ni Philippines kung yung ma-drawing. Ayan, natinapi kayo. Walang bigang panahon, kaya meron kaming ano, bulakiskis. Diyo, nalang kayo Tagalog yung bulakiskis? Ha? Nalang kayo Tagalog yung bulakiskis? Bulakiskis? Oo, oh, diyo, mga bulakiskis takan yan eh. Bulat tilapia. Bulakiskis! So mga tol, ngayong araw pupunta tayo dun sa ating broker, no, si Mr. Chu, para mag-request ng magandang locker at ipapapalit yung ano, yung ARC, kasi iba na yung ano namin, yung location ng ARC namin. Yung ARC namin mga tol, parang sa Pilipinas, national ID yun. So kailangan mapalitan namin yung, kasi yung address na nakalagay dun sa ID namin eh magkaiba na. Pre, mapatakalala ako na naman. Pareka pa ta. Ha. Pagkatapos doon, kakain tayo ng masarap na goto. Oh, di ba? Gotong Batangas kung tawagin dito sa Taiwan. Shoutout pala kay Edgar. Baka naman. Alam niyo naman dito sa Taiwan, may maraming Pilipino dito. Siyempre, di magpapaiwan naman kayan pagdating sa panlasa ng mga Pinoy. Shoutout kay Edgar. Baka naman. Tara, tara. So syempre mga tol, nandito na tayo sa ating opisina na ng brokers natin, no. So tara, pasok tayo. Yeah. Isa na. Isa. Aika and Aitoan. Aitoan, tonari. Aika, hindi ka na, soya. Sino yung tama? Ha? Pasa Aitoan. Aika, sao ikaw kiyo ha? Okay lang ha? Aika, yo sampan ha? Aika, yo sampan? You tell the guy ha? Sao ikaw naga lock the key. Chao si bao. Ati bawa rin ba ang key? Chao si bao, mayo ARC ha? Yung ma? Ay, ikaw tiro man kaya palitan kong iyak lang kayo dyan. Oh, chan ha lai. 我不知道有谁啊 你不知道谁? You are so mad, 你不知道 那个什么 name, 台湾吗? 乔斯堡 乔斯堡 对 哎, 我是保罗, 乔斯堡 老板 那个 我的 locker 可以change吗? 你的 locker 在 this locker in Paso change is because locker only one by one 啊. OK Mr. Joe, OK 啦 拜拜, 拜拜. 我的key。因为susi嘛,那是。冰也沒給啊。哦,也給那個呢。完蛋了,我忘記,我的忘記啊。所以啊,那麼tol呢,沒個什麼答應答案哦。我搞不了那個tol,我BB給他們,你susi呢我拉飯哦。有,那個禮物他可以susi。我給你分。 老闆,這個我的YouTube,OK嗎? 我的broker,number one,帥哥。 Thank you, thank you.
Bye bye. Ano may kalimutan susi mo? Di pa ni Maya. Laban. Very good ah. Very good. Tayo kayo suma. Good morning. Hi man. Good morning. Good morning. Chanda ba? Chanda, papa, may chen chao. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Lantuo. Good morning. 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 Morning. Tidak yang ada semua tol. Cek apa? Ikan tu sah? Tidak, one kilo, 95 one kilo. Taiwan, cek apa? Tata, cek apa? Filipina sah sah apa? Cek apa? Tidak, cek apa? Taiwan tata. Tuh ya. 95 kilo nama di kilo. Tiga mah? Lagi sel dua kereta kasari. Besar, wah sopan. Okay. Yang munggu nak kita mana yang munggu? Munggu sini tak boleh sentol. Kita. Jan. Okay. Ay, bili ka lang ng 5. Mo. Pati munggo daw sila lagi na santol. Ang lalaki ng mga ates to, mga tol, parang guyabano. Puro malalaki yung mga prutas nila dito. Ang sarap magtanim sa Pilipinas ng mga ganun. Oh, so mga tol, dito na tayo sa Edgar. Hindi na ako maiiyak. Bah. Walang goto, Beef Pares. Walang goto? Oo. O sige, Beef Pares. Dalawa? Oo, dalawa. Magkano ba yung isa? 110. 110. Oo. May fried rice lang tsaka egg. Oo, yun, sige. Ganda na pin, bayo kami goto. Dalawang fried rice. So yung goto Batangas natin naging Beef Pares pala. Hindi, wala kayo silt eh. Silt, meron. Ito? Hmm? Kasi niya ka na. Para sa amin kanin ko. Hmm? Eh, paras na naman. Tara na naman, butang kay. Kaya katapa man niya rin yung CR. Ito ka pa CR, mag-CR na ako. Eh, saan ka nakitang gawain na din? Nino? Hindi po ipalakad na yan, medyo lang. Sa'yo? Manya di ata yung sticker, wala ka pa yung sticker. Mula ko naman. Ay, totoo. Ay, daka mula ko yung din. Tara. Mag-music lang yung sticker ka dyan ba? Tapla ka. Baka. Wala sige kay Edgar. Wala. Tara na. Ay, tara na. So dito tayo sa 7-Eleven. Tayo na 7-Eleven mga tol para maglabas ng sama ng loob si Paring Aris. Atin naman natin si Chicken. Ay, Tijo! Kurang mo na yan, pwede na yan. Yan. Pwede na yan. Hindi, nakapag yan. Ikat mo yun. Yan, biyake talaga yun. Saan mo ibang CR ko ah? Kami mo ah. Ano mo talagin? Kasi lang tissue ata. Yung mga Pilipino kasi pag nag-gerbs, gusto natin may panghugas. Naganap siya ng bottle water para panghugas. Hintayin natin siya dito. Ginaganda dito, hindi masyadong problema yung mga CR dahil marami mga convenience store na mayroong CR. Magandang balita, napakataas ng palitan ngayon. Kaso masamang balita, walang pampapalit. Wala pa sahod. Pinakamataas na naranasan kong palitan ngayon dito sa Taiwan. Umaabot na siya ng 1.85. So malaking bagay yun mga tol. Pabalik na kami nito ng dorm. Tapos na ang obligasyon natin ngayong araw. Naipasan natin yung mga passport at ERC natin. Para ma-update yung ERC natin no. At nakakain na rin tayo ng lunch. Yung goto natin nag-iba. Imbis na goto yung kakainin natin ngayong araw, ang nakain natin pares no. Pares, madalas ko nakakain dati sa bandang Maynila nung nasa Quezon City pa ako. Masarap naman yung pares nila. Yung kasi goto ni Kai Edgar, napakasarap para sa akin. Para sa amin dalawa ni Aris. Lagyan mo ng maraming sili tsaka calamansi no. Kaya sa susunod na lang natin kainin yung goto.
So mga tol, nandito na tayo sa rooftop, no? Nandito na tayo sa dorm. So, ayan, meron na akong dalang unan. Dito ako matutulog. Dito ako magpapahinga. At least dito, kahit magkwento ako, may makausap ako sa video call, walang problema. Open doon, hindi tayo pwede mag-iingay sa loob kasi may yung mga natutulog, di ba? Para at least hindi tayo nakaka-istorbo sa ibang tao. Hindi tayo nakaka-pervisyo sa buhay ng ibang tao, no? So ngayon, no, mga tol, meron lang akong isi-share sa inyo. Pagdating dito sa ano, sa Taiwan pala, konting tip lang para sa mga mag-a-abroad pa lang dito, no, sa Taiwan. Hindi mo naman kailangan matuto kaagad ng salitang Chinese or Mandarin kasi sa araw-araw na mabubuhay ka dito, matututo at matututo ka, lalo na kung ang katrabaho mo ay Chekwa din, no. Mas madali kang matututo. Ayun, shoutout nga pala kay Eugene Travel TV, no? Lagi ring nanonood sa vlog natin. At shoutout din kay Adrian TV. Nagtanong kung anong ginagamit natin pang vlog. GoPro Hero 9 po yung ginagamit ko ngayon. Isa sa mga dahilan kung bakit bumili ako ng GoPro Hero para mag-vlog. Ang pagbablog kasi para sa akin, hindi naman para kumita ka ng pera, para maging famous ka sa iba. Para sa akin, isang time machine. Alam mo yon, paglipas ng taon, mababalikan mo yung mga nakaraan mo. Tulad nito, kasi yung YouTube hindi na mawawala yan eh. Ang tagal-tagal na ng YouTube hanggang ngayon, nandyan pa rin. Di ba? Lahat ng magagandang bagay dito sa Taiwan na pwede natin i-vlog, i-vlog natin. Kasi ngayon, kung i-monetize tayo ni YouTube, salamat na lang din, di ba? At salamat din sa mga nagsasubscribe sa atin. Kasi pag may mga nagsubscribe sa atin, ibig sabihin may mga taong naniniwala din sa atin, no? Parang ganun. Total, nandito na rin na tayo sa YouTube. Siyempre gusto rin natin naman na dumami yung mga subscriber natin. Nang sa ganun, may mabibigay tayo na magagandang mensahe, inspirasyon sa mga manonood natin, no? Tulad na lang ng nalaman ko. Ito, isishare ko sa inyo malapit to, mga tol. Alam naman natin lahat na tayo ay mawawala din dito sa mundo. Tayo ay lilipas din. Lahat ng anong meron man tayo. Kaibigan, pamilya, asawa, anak, di ba? Lahat yan mawawala yan eh. So ang ibig sabihin nun, mga tol, lahat yan regalo lang sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, mas mapalad ang taong mas matimbang ang pagmamahal sa Panginoon kesa sa kanyang pamilya. Parang ang ginawa ni Abraham, no? Nasubukan lang ni Lord si Abraham kung gaano talaga kaimportante ang Diyos kay Abraham. Kung gaano talaga naniniwala si Abraham sa ating Diyos, no? So, may nabasa kasi ako dun. Hindi ko alam kung anong verse yun eh. Minsan lang ako magbukas ng Biblia, yun pa yung nakita ko. Parang bigla akong namulat. Minsan kasi tayo mga tao dito sa mundong ibabaw, basta lang din tayo nabubuhay, hindi natin alam yung mga bagay-bagay na ano bang kailangan natin gawin dito sa mundo. Ang hirap sabihin, pero kasi nasa sa'yo yun eh. Kailangan mong makita yung sarili mo, ano kung ano ba yung mission mo. Yun. Tapos sinubukan kong magbukas ng Biblia. May binuksan akong Biblia. May nabasa akong Luke 12:8-9 na, "And I tell you," sabi niya, "everyone who acknowledges me before others, the Son of Man also will acknowledge before the angel of God. But whoever denies me before the others will be denied before the angel of God." So ibig sabihin, huwag nating ikahiya si Kristo, huwag nating ikahiya si Jesus. Nabubuhay lang tayo dito para sa Kanya. Kasi karamihan sa mga tao dito sa mundo, mas nagiging parang nagiging Panginoon nila ang pera. Eh ano naman kung mapera ka, mahirap ako. Kung meron ka naman Diyos, di ba? Kung sa iyo naman si Jesus Kristo, daig mo pa ang mayaman. So ayun lang mga tol, nag-share lang ako ng konting kaalaman. Based lang naman ito sa aking opinion. Basta ayun, mas magaanang pa ang loob mo kapag meron kang Panginoon sa buhay. Hindi naman tayo perfecto, no? Bahala na si Jesus kung ano yung plano niya. Basta maniwala kayo mga to, may Panginoon sa buhay natin. Basta ang importante, respeto tayo sa bawat isa. Bigay natin yung magandang respeto sa kanila para yung respeto nila sa atin ay ganun din. So ayun lang siguro ang pinakamagandang na i-share ko ngayon sa inyo mga to, no? Shoutout tayo kay Michael Mamaril. Pinapa-shoutout niya yung Unimicron. Shoutout sa Unimicron, Lucho Tauyan. Ayun lang.
hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood, mga tol. Sana may na-share akong magandang balita sa inyo. God bless sa lahat. Andy Boy Palahad, Babush.